Yung kanta na to, actually, I wrote this nung last March lang. Tapos, napakadali ko lang na sulat ng kanta na to. This is actually a 15-minute songwriting dahil napakaroon ng emotion nung sinusulat ko to. Tapos, within 30 minutes, natapos ko siya with my guitar and with a melody. Tapos, pinasa ko na agad sa Jamie Music para ma-record ko na. And after ilang days lang, ma-record ko na siya. Tapos, nagkaroon na kami agad na live performance video. So, naging ready na yung kanta. So, this is about moving on and matutunan na mahalin yung sarili natin. Daily Inquirer. Hi, Matt. First of all, congratulations sa Voltes 5. Daming nanonood. So, first question ko, how does it feel parang going back to your, kumbaga, first love na rin, yung music? Yun. How do I feel? Napakasarap sa pakiramdam, actually. Actually, napakasarap sa pakiramdam na ginagawa ko yung dalawang passion ko, which is acting and also songwriting. Sarap lang sa pakiramdam kasi lalo na pag nagsusulat ka kasi actually ito yung nagiging outlet ko sa mga emosyon na nararamdaman ko. And I'm so happy, of course, with Jamie Music kasi binibigyan nila ako ng freedom para makasulat ng mga bagong awitin. And pangatlong single mo na ba ito under GMA? Yes po. Okay. So, right now ba masasabi mo na parang ito na yung hinahanap mong sound para sa sarili mo or you're still in the process of maybe exploring other things? This is my first time na mag-come up with this kind of genre. Kasi actually Liham, ginawa ko siya, inspired siya actually sa mga Gen Z OPM natin ngayon. So, kung narinig nyo kasi yung second and first single ko, actually medyo may pagka John Mayer-ish yung mga sound ko doon. And si John Mayer naman talaga yung main influence ko. Pero ang sarap lang kasi sa pakiramdam ngayon na yung creativity ko, nagagamit ko siya dito sa music. And siguro, hindi ko masasabi na ito yung final sound ko. Kasi nandito pa rin ako sa stage ngayon na gusto ko maging komportable ako dun sa genre na gusto ko talaga. And at the same time, magugustuhan ng mga taong nakikinig. And then, kwenta mo lang kami about yung, more about yung pagsusulat mo yung process mo and then based ba siya sa specific personal experience or dedicated ba siya para sa particular person? Wala naman ako pinagdededicatean itong kanta na to. But, oo, galing siya sa personal experience ko. This song actually is very personal to me. Nakaka-relate. And, ayun, so parang personal sa akin itong kanta eh. Kaya sobrang bilis ko lang siya actually nasulat. Yun nga, gaya ng kwento ko kanina, 15 minutes ko lang nasulat yung kanta. Kasi very raw nga ng emosyon. And actually, nung nasulat ko yung kanta, pinadinig ko siya sa producer ko kay Paolo Agudelo. Pinuntahan ko siya eh, pagkasulat na pagkasulat ko nung kanta. Pinuntahan ko siya, tapos nung pinadinig ko sa kanya yung kanta ko, naging okay ako bigla. Kaya sobrang baby song ko to ngayon. Kasi nga, galing sa personal experience. So mas okay din sa'yo magsulat ng songs at the height of the emotions? Yes. Para sa'yo? Para sa akin. Kasi dati, pagka nagsusulat ako, kumukuha lang ako ng iba't ibang inspiration sa iba't ibang tao eh. So this is actually the first time na kung ano yung pinaka-peak ng emotion ko na yun, sinubukan ko lang magsulat. And masarap sa pakiramdam kasi nabuhos ko na doon sa sulat yung gusto ko sabihin eh.
Thank you. All right, thank you, Alan Palacarpio. Our next question will be coming from Nas Tabares of Pelicula Mania. Hello. Hello. Hi, Matt. Nabanggit po kanina na parang 3 months ago mo lang nasulat yung kanta, no? So, parang ano rin siya eh, sabay siya ng with Voltes 5 na kabisihan. So, paano mo nagawa yung busy sa Voltes 5 tapos? Thankfully naman, wala akong taping nung nasulat ko yung kanta na to. And ano lang siya kasi para sa akin, napakadali niya naman pagsabayin kasi ginagawa ko naman yung part ko pagka nasa taping ako. So, bago ako pumunta sa set, syempre nagre-ready na ako, ganakabisado ko na yung mga lines ko and ano dapat yung mga emosyon na dapat kong i-prepare. Kaya para pagka meron akong free time at may lumabas sa akin, sinusulat ko naman agad. So, I think kaya ako napagsasabay kasi sulat ako na sulat. So pagka, iba lang kasi ito eh. Ngayon kasi very, ano nga eh, personal. Kaya nasulat ko siya ng ganun din kabilis. Kasi hindi naman talaga ako mabilis magsulat eh. First time to actually na nangyari sa akin. Yun nga, personal yung kanta. So, during nung sinusulat mo siya mabigat, siya yung pakiramdam. Nung pakinggan mo na siya ng buo, ano yung pakiramdam? Umiyak ako. Ate Michelle, kailan natin nilalabas yung live video performance na? Yung recording performance. Ayun, next Friday, i-release namin yung recording performance video ko. Makikita niya yung raw emotion nung first time ko napakinggan yung kanta. Yun na yun. Thank you. Alright, and the third question will be coming from Jim B. Alarcon, Free B. Manila. Hello, Matt. Hello, kamusta po? First question, kasi you've written this after shooting na for Voltes 5, no? Kumbaga tapos na kayo. Yes. So, parang how did Voltes 5 also help you na mas ma-amplify yung artistry? Like, nagkaroon ba siya ng effect? Kasi syempre, nagawa mo na yung magandang show and then meron ba siyang effect dun sa music writing? Sa artistry mo, sa music? Siguro, hindi na naman sa Voltes 5, but siguro dahil din kay Miss Ana Filio. Si Teacher Ana kasi, musician din siya eh. So may mga times na nagtatanong ako sa kanya about music. So, ang laking tulong din actually ng artistry ng acting sa music ko. Kasi mas nagkakaroon ng emosyon, mas alam ko kung paano i-handle yung emosyon ko ngayon dahil sa mga workshops. So, ang galing nga eh. Parang instead of iiyak ko na lang, sinulat ko. Pero pagkatapos umiyak din ako. So, nailabas sa ano, drama side din, pati sa writing. Pero, yun nga, kasi syempre you're part of a big project now and then you are going back to something that is really your first love. So, parang feeling mo ba dahil mapapag-mix mo na siya, mas ma-amplify din yung singing career mo with that? Actually, hindi ko alam, nahihiya kasi ako pagka may nagsasabi sa akin na singer ako. Kasi I don't, yung boses ko naman, hindi rin naman ganun kaganda. Pero, I mean, siguro masasabi ko na vocalista ako kesa sa singer. Feeling ko yes. Kasi, alaki tulong din sa akin ng Voltes 5 eh. So maybe this time, baka pwede kong magamit yung sulitin ko na yung nandito sa spotlight because of Voltes 5 para makita rin ng ibang tao yung other side of my craft, diba? So, I think, yeah, ma-amplify siya because of Voltes 5. Oh, speaking of Voltes 5, dahil syempre nag-air na ang first 2 weeks, no? I mean, you're on your second week. So, kamusta ba nag-change ba sa iyong life? Like, mas marami bang ano, nag-high na sa labas, baka di ka na makalabas, gano'n.
Actually, yes. And sobrang natutuwa ako kasi kwento ko lang kasi kami ni Mama, yung mom ko, dati ayaw niya akong pag-artista yun. E ako gustong-gusto ko talaga bata pa lang. Tapos, sobrang kulit ko. So nag-audition ako kung saan-saan. Hanggang sa hindi niya na ako napigilan. Tapos, dumating sa point na nagustuhan na rin ni Mama kasi gusto ko. So, nagkaroon kaming dalawa ng pangarap na sana pagka lakay mo, magkaroon ka ng ganitong project or magka-concert ka or magkaroon ka ng album. And ngayon, parang unti-unti na nabibigay sa akin. So, talagang nag-iiyakan kami ni Mama nung time na lumabas sa TV yung Botas 5 kasi parang sinasabi sa akin na parang ito na yung matagal na natin pinapahanap for your career. And ayun, pag lumalabas ako, nakakatuwa, ang sarap sa pakiramdam, lalo na yung mga bata. Yung mga bata, pagka nakikita ako, si Kuya Big Bird, yun o. Iba, grabe, ang sarap sa pakiramdam kasi hindi lang to basta normal show. Kumbaga, ang sarap sa pakiramdam na tinitingala ka ng mga bata as superhero. And siguro pwede ko rin gamitin itong platform na to para magbigay ng good role model sa mga kabataan. And then, ano, last question, kasi syempre ngayon, kumbaga tapos na yung TV ng Botas 5, but you are back sa singing. So, saan ka mas magpo-focus? Or kung hindi mo kaya mag-focus sa isa, paano mo ibabalance that you're still a singer and then an actor at the same time? Ako kasi actually ngayon itong music ko, I do a lot of prod gigs. Ang prod gigs actually nasa indie scene siya. So, hindi ako tumatanggap ng ganung gigs pagka taping ako. Ngayon, as of now, mas tinitreat ko ang acting ko as my profession. Tapos parang ang music ko ngayon is my hobby and passion. Thank you so much and congratulations. Thank you. Yung lahat, kung wala po kayong gagawin mamaya, meron po akong Liham live launch sa Takeover Lounge Bar. So pagka-free po kayo, baka pwede po kayo dumaan. And yun po, Botas 5 Legacy, baka po natin Mondays to Fridays after 24 oras sa gym, may talababang. Maraming salamat po.